Hello guys, nandito naman po tayo para mag-share ng panibagong knowledge sa mga baguhan natin, mga newbie, at saka sa mga traders natin na nangangailangan ng information. So, ito based lang sa mga napapanood ko din sa mga YouTube, sa mga inaaral ko, tapos sa mga books na nababasa ko, sa mga e-books. So, piniverify ko to. So, verify nyo rin guys yung mga sinasabi ko din dito. Lahat ng sinasabi natin sa stock market, ito, ako man o yung iba, lagi natin i-verify, baka pa mamaya mali lang yung information na nababato kasi niya. At least, nako-correct nyo. So guys, ang ituturo ko ngayon dito sa inyo, yung candlestick pattern, yung technical. So, bakit kailangan natin to? So, hindi lang tayo dapat dumidepende sa support and resistance, sa trends. Kailangan natin dumidepende pa rin dito sa candlestick. So, kailangan yung tatlo, itong tatlong to, kailangan nandun yung signal na kailangan natin mag-buy, kailangan natin mag-sell. So, kailangan natin to, na signal na to. So, guys, bago ako magsimula, kung bago lang kayo sa YouTube channel na to, please click subscribe at saka sa Facebook page natin na positionaltraders.ph. So, guys, simulan ko na guys. So, simulan ko muna dito sa pattern. Dito sa pattern sa ng body ng candlestick. So, ito yung gray, buong gray na to. Ito yung body na tinatawag. May close, may open. At saka ito naman yung high tail. At saka yung low tail. To, low tail. So, sa opening, tumaas siya. Tumaas ng tumaas hanggang umabot sa high. Ngayon, nag-sell yung mga sellers. Bumaba nang bumaba nang bumaba nang bumaba kasama yung mga new babe dahil panic at umabot dito. So, nung nakita, sabi natin na nandun sa part na malapit sa support, no? Or nakita ng buyers na may potential na umakyat, bumalik ulit, bumili sila, bumili, umakyat, dumami yung buyers, tumaas ng tumaas ng tumaas ng tumaas, umabot dito hanggang sa umabot sa closing. So, dyan nabubuo yung green candle. From opening, tumaas, no? Nakabalik siya sa taas. No, yun yung body natin. So, pagkakaiba lang dito sa red candle, yung opening nagsisimula sa taas. Yung closing, sa baba lagi. Magka-opposite silang dala kung mapapansin mo. So, importante na identify natin saan yung opening, saan yung closing. So, may tail din sila. May tail sa low, may tail sa high. So, sa opening, tumaas. Tumaas, madaming nag-buy. Tapos, pagdating niya sa dulo, yung seller, nag-sell na sila. Dahil alam nila siguro na bababa, hanggang bumaba na bumaba, kasama yung mga new babe, nag-panic, at tumaas ulit, bumalik. Bumalik yung mga buyers. Bumalik ang hanggang sa inabot ng cut-off, ng closing. So, dito sila nag-close. So, ito na yung naging body niya. Ito yung sa taas, ito yung mga bullish. At ito yung mga bearish. Okay? So, yung makikita natin itong baba na to, makikita natin to sa kadalasan sa resistance. At makikita naman natin itong mga bullish sa bottom, ano, sa support level natin. So, pakita ko man itong hammer. Itong hammer na ito kung minsan tinatawag ko itong button pin. So, itong inverted, no? Tapos, yan. Papakita ko na itong hammer. Ayun po yun, guys. Si kay PSA Imon tayo. Ito yung makikita mo yung hammer. Nasa bottom siya, no? So, ano ba nangyari dyan? Na nag-opening, tumaas, tapos nag-sell. Parang may nag-sell. Bumalik ulit ng yung buyers. Ibig sabihin, ayaw pumayag ng buyers na bumababa na bumaba. Kaya bumalik siya. Ayan, kaya nag-close siya doon. Ito yung hammer o yung button pin. So makikita nyo, uptrend ulit siya. Tumaas, bumaba. Ito na naman, bumalik. Button pin naman o hammer. Tumaas na naman siya. So makikita, papansin nyo lagi yung mga hammer sa baba. Yan ang mga time na yan ang mga signal na kailangan mong bumili dyan.
lalo na ako ngayon, ganito, hindi ka naman sigurado na mismong tataas yan, hintayin mo yung susunod na candle na signal. So, ako kasi, madalas ako kasi, dito ako bumibili sa button pin o kaya hammer. Hindi, kahit hindi ko na makita itong munang next candle. So, as long as nandun pa rin ako sa support, okay lang din ako. As long as yung cut loss ko nakanda na 5%. So, walang problema sa akin yun. So, depende sa risk na meron ka. So, dito, dahil may button pin o hammer, tumaas siya. So may dito may tawag naman dito yung guys sa reversal no. So mamaya mag-topic natin 'yan. So may button pin ulit. May button pin ulit hanggang sa tumaas siya. So ganun po guys no. So doon natin makikita kung paano. Tingnan natin yung ibang sign yung kay dito. Makita natin kung maganda yung kay dito kung ganun din ba kung button pin ba ayun. So, ito guys, may button pin siya dito sa baba. No? Ayan, button pin, no? Tapos, makikita mo na tumaas siya. Ayan. Tumaas siya. Mayroon naman ulit dito ng button pin dito. Sa baba. At ayun naman, mayroon na nga dito naman dito sa may support. Mayroon naman napit gumawa siya ng support, no? Tapos, tumaas siya naman siya. Kaso, hindi masyado kalakihan. Dapat two-third. Pero makikita natin to in the long run kung confirmado talaga to. Kasi sumunod naman siya ng big candle eh. Okay naman yung big candle nga kaso nga lumabas naman siya ng red. So makikita natin. So sa Baita naman, hanap naman ulit tayo. Kung meron si Baita, ayun, meron. Ayan. Hammer, button pin. Kita nyo tumaas ulit siya. Tumaas. Bumaba, no? Pero kadalasan, sabi natin laging button pin o yung hammer is two-third. Ganun dapat kalaki yung haba ng tail natin kaysa dun sa body. Mas malaki dapat yung tail kaysa sa body. Two-third ang sukatan. So dito, kung baka mamaya magtanong, dito is yung nagkaroon tayo ng COVID kaya normal lang yung bumaba yun. So dapat titingnan lang natin to. Titingnan lang lagi ito sa mga normal days. Yung walang mga masyadong issue. So, kapag may mga issue, tumataas minsan, tuminsan bumababa. So, magkaiba yun. Tingnan natin lagi sa normal. No? So, ayan po. Ayan na naman, may hammer dito. So, again guys, titingnan na lagi natin yun. Maghahanap tayo ng ganito, tsaka yung Dragon Doji. Titingnan natin yan. Kung may makikita ba tayo. No? Sana may makita tayo. Dragon Doji. Sa PSEI na tayo ulit. Tingnan kung meron doon. So sa baba nyo lang madalas makikita yan. Hahanapin mo lang doon sa baba. Wala siya dito. Wala. Si MRC, alam ko ito meron dati ito eh. Hanap ka lang lagi dito sa baba. Sa support po lang siya gihahanapin para safe. Wala. Hammer lang din ang meron dito. So, madalas kasi sa PSC ay kasi hammer lang ang pinagbabasihan. Mga doji, ayun. Mahilig din ako sa mga doji na yan. Kapag nakita ko yung mga doji na yan, tsaka sa mga hammer na yan. Ayun, gustong-gusto ko bumili dyan. Sima, tingnan natin ito kung meron. Ayan na, meron. Dito sa baba. Yung inverted hammer. Nakikita natin yung inverted hammer. No? So, meron siya sa baba. Pataas naman siya. Ayan. Tumaas siya na tumaas, di ba? Pero, nung dito, nagkaroon siya ng, dahil mataas yung malaki yung pagtaas niya, so sukatin natin. Bakit siya bumalik? Ayan. So 30%, kaya normal yun na 30% na bababa. No? Normal yun na bumaba siya. So makikita natin yung inverted hammer, ayan. Ayan, kaya tumaas. Tapos may pin bar na naman ulit dito.
may pin bar na naman doon. So, yun ang kadalasan natin nakikita sa stock market natin, yung pin bar. So, yun ang madalas ako nag-entry at lalo-lalo nandito siya sa support. Mas safe ka. Hindi ako nabili siya kapag wala, malayo sa support kahit pin bar yan. So, hahintayin ko muna malapit sa support. Or, kapag may pin bar man dito, sa medyo mataas, ihintayin ko lang din ng ano, ng may magandang susunod na candle na maganda. Para masabing uptrend na talaga siya. So, balik tayo ulit guys. Tingnan naman natin yung mga tingnan naman natin yung yung shooting star. So, halos pa-pares itong sa bottom na natin sa miss of support, halos pa-pares lang yung titingnan nyo lang yun guys, hanapin nyo lang yun sa medyo mahaba kasi guys, kaya pasensya na, medyo mahaba kasi kung pag i-discuss ko lahat, yung madalas lang natin nakikita sa ano, sa stock market natin. So, itong shooting star na madalas ito makita, itong hangin man, tsaka doji na to, ayun, madalas makita yan. Yung mga madalas lang makikita natin. So, balik tayo sa pattern natin, kaya stock market, ayan nga, kay PSCI, ayan, ito guys, yung opposite, nasa taas, diba? Ito yung opposite ng, wait a moment, ito yung shooting star, ayan nga yung shooting star, no, nasa taas siya. Ito, may shooting star siya, pero may buntot siya, no? Pero halos mas malaki pa rin yung tail niya. Tingnan natin yung kay PSCI ulit. Ngayon din ako nakita kay PSCI. So, titingnan lang natin yung mga sa taas, no? Lagay natin dito sa 5 years. May nakita ko dito sa 5 years. Ayan, guys, so. Ayan guys, mga signs sa taas. Ayan, bumababa. Tapos sa reverse naman natin dahil may pin bar naman dito sa baba. Taas naman siya. Itong pinakamaganda guys, oh. Kung makikita mo to. Ito, tingnan nyo. Ito yung reversal signal, yung nasa taas. Ayan yung reversal signal. Tapos bumaba siya, reversal signal ulit, tumaas. Hindi masyado. Tapos dito may reversal signal ulit sa baba. Ito. Pagdating dito sa taas, ito may reversal signal ulit. No? So, kompleto-kompleto yung kay PSCI. Tingnan natin yung kay dito kung meron. Dito. Naka sa one-year chart niya. So, ayun guys. Oh, meron siya. Taas yung shooting star. Nasa taas. Kapag na, makikita nyo yung doji na yan, doji sa taas, ibig sabihin talaga, reversal signal na yon. So, kailangan na natin mag-sell. No? Yung kay Now, tingnan natin, mayroon din dito si Now, ayun sa taas. So, kahit ano siya, kahit green siya, basta yan, signal na kailangan mo mag-sell. So, ayun pa yung kabila. Titingnan natin, lagi natin pag-aaralan guys, practice lang. Actually guys, yung pinaka-the best talaga dito, kahit yung pinapanood mo yung mga ginagawa kong video, kailangan pra-practicein mo din. Ang pinaka-secret talaga na ginawa ko, lahat ng chart, tinitingnan ko yung mga previous, tapos titingnan ko yung candlestick. Ah, ito nga, totoo nga. Ito nga, oo, ganito nga pala yung nasa, ano, na pinapanood ko. So, aarali mo yung mga, ano, previous charts, tapos titingnan mo na rin dun yung support and resistance, mag-guit-guit ka dun hanggang sa ma-perfect mo yun. So yun ang pinakasekreto guys, yung ipapractice mo siya lang ng madalas, no? So practice lang lagi, wag kayong tapmarin kasi yung pera nyo yung nakasalalay eh, kailangan sipagan yung maigi. So magbibigay ulit ako ng ibang mga chart dito guys, yung mga sample na to, no? So tingnan natin. Ayan. Ito yung bearish trend,
ito yung bearish trend, yung mga pababa, makikita mo madalas to sa tuktok. Sa may resistance mo na makikita to. Guys, sa resistance nyo lagi to. Kapag bearish trend na pattern ng mga candlestick, sa resistance nyo na makikita. Itong bullish trend, sa ano to, sa support nyo madalas to makikita. No? So, para huwag tayo malito. Ano ba yung mga dapat sign doon sa support level? Ibig sabihin, nahanapin natin sa support level yung mga bullish trend. Sa upper naman, kapag nandun na sa taas tayo, nakabenta na, nakabili na tayo, kailangan na, titingin natin kung kailangan na tayo magbenta, hahanapin mo yung mga sign na tong candlestick na to para iwas ka na. So, baka mamaya gusto mo pa mag-assume ng 30% gain. Yung pala hanggang 20% lang o 25%, so mag-sell ka na para hindi ka masunog. Sign or mabawasan yung gain mo. So, ito yung mga sign. Tapos ito yung mga doji. Yan, doji is normal taga niya, natural na tawag nila o neutral na tawag nila. Pero kapag nasa taas yan, a sign of reversal. Kapag nasa bottom, sign of reversal ulit ng uptrend. Tapos kapag nasa taas, downtrend. No. So, tatandaan lang natin 'to, guys, no. Ang importante kasi dito, guys. Ang importante dito, lagi tayong nagpa-practice. Lagi natin pagkatapos ng ano ng trades natin sa maghapon, paggabi ang ginagawa ko, nire-review ko ulit 'yan. Hindi man yung stock ko ngayon, yung ibang stock nire-review ko yan kung paano yung tumataas, paano yung bumababa. So kadalasan, tandaan natin, bumababa ko minsan yan dahil may issue. Hindi porket bullish sign yung candlestick. Kuminsan may issue. So mag-ingat tayo doon. Lagi tayo nagbabasa ng mga kung anong sa Facebook or sa mga pwede natin pagkuhanan ng mga source, lalo na sa PSE Edge. No. So titingnan natin yung mga, may mga source dapat tayo na binabasa, lalo kapag yung mga hawak nating stock, dapat naghahanap tayo ng mga information baka mamaya may mga issue sila, tapos kinabukasan makita mo maraming nagse-sell. No. So guys, so lagi lang tayo magpa-practice. Huwag nating kakalimutan 'yon. Basa tayo, manood tayo ng mga YouTube sa iba-ibang channel, tapos tingnan natin, i-practice natin, aral. Support and resistance at saka yung trends. Tapos itong candlestick, yun yung mga tatlo na kailangan natin. Yung chart trends, yung support and resistance at saka itong candlestick. So mayroon tayong tatlo na pagbabasihan kung tayo kailangan na mag-buy or mag-sell. So guys, I hope na may naibigay ako sa yung share kahit ganito yung boses ko. Medyo namamalat. So, before tayo mag-end, guys, please don't forget to click the subscribe button and sa Facebook page natin. So, na-like. Tapos, i-share nyo na rin sa kaibigan nyo na kung sino yung mga pwede nyo i-share. So, guys, maraming salamat sa time nyo at sana sundan nyo ulit yung susunod kong video about sa indicators naman. Yung magsusuporta dito sa buy and sell signal natin. So, yun ang abangan natin, guys, no? Maraming salamat and God bless.